Now, let's do abstract. Pero nababasa ko dito, codes pala to, code. Pwede rin abstract, depende sa inyo. Pero ito ay post galing kay Ma'am Ella Montenegro dito sa Philippine Civil Service Review for All. Hinihingi ko itong isang part dito sa my left side kasi hindi siya clear. Kaso hindi naman siya nag-respond. So dito na lang tayo sa my right side. Ito yung sagutan natin sa videong ito. Paalala lang, wala tayong answer key nito. Although mayroon namang mga letters dito na naka-highlight, ignore lang natin yan kasi hindi natin alam kung officially yan ba yung tamang sagot. Now, kung in case lang mali yung sagot natin at mayroon kayong answer key, please comment down below kung bakit mali yung sagot natin. Now, let's do number one. Coding ito. Pariho lang din yan. Sabihin na natin abstract kasi meron namang mga abstract dyan. Yung mga drawing-drawing, mga shapes dyan. Kapag mga ganito, hanapin lang natin yung pattern. Mga patterns na meron dito. Doon tayo sa mismong pariho. Itong dalawa, pariho yan. Anong common dyan? Yung Q. Letter Q. So, ang kapariho dyan ay yung size. So, sabihin na natin na yung Q ay regarding sa size. Ngayon, titingnan naman natin yung parihong size. Ito naman ang parihong size. Magkaiba nga lang yung position ng shape nila. Pero pariho lang yung size nila. Medium siya kung ikumpara sa unang set. Now, since pariho yung size, saan ba ang pariho sa dalawa? Yung second letter, which is yung Y. Now, ganun din ang gagawin natin dito. Kasi ito, pariho ang size nila. Again, nasa second letter, yung pariho ang size. Ang second letter dito ay W. So, hanapin natin sa choices na may W, pangalawa, nasa pangalawa. At sa lahat ng choices dyan, ito lang naman na ang W na sa pangalawa. So, yan na yung sagot. Next. Ano kayang pattern ang meron dito? So, ang titingnan natin ay magkapareho. Yung relasyon ba itong sa drawing versus dito sa mga letters natin? So, doon tayo titingin like itong ganito. Yung parang B's. Saan ba ang nasa gilid dyan? Ito, nasa gilid. Parihong nasa gilid. So, letter F. Yung sa B's. Nasa first letter. Ngayon, titingnan naman natin itong mismong nasa loob. Itong ganito ba? Na ganyan yung hugis. Pariho man siya dito, na ganyan yung hugis. So, dapat mayroon silang pariho. Y naman siya. So, therefore, yung hugis na nasa loob ay nasa second. Hanap ulit tayo. Ito, pariho silang dalawa. So, dapat may kapariho siya. Letter E naman ngayon. Nasa second. So, napansin niyo yung pattern. Kung ano yung nasa loob, yung nasa circle na yan, kung magkapariho, yung letra niyan ay nasa pangalawang letra. So, tingnan muna natin itong question mark na ito. Yung hugis na nasa loob na circle ay kahalintulad nito. Again, yun yung second letter. So, dapat letter M yung pangalawa. Then, next ay yung first letter. Although sa choices, obvious naman na yung nasa second ay si letter C lang. So, obvious na yung sagot. Pero papatuloy lang natin para makita nyo lang yung kabuhuang pattern dito. Pansinin nyo yung mga parang B's. Ang nasa labas, ito nasa labas. So, parihong W. So, therefore, itong nasa labas din sa question mark na to, dapat W din dyan. Kasi pariho nga silang nasa labas. So, therefore, confirm na tama nga na ang sagot ay WM.
Next. Ano kayang meron dito? So, doon tayo sa parehong hugis na square. Itong ganitong square talaga. Saan ba dyan ang parehong letra? Meron silang parehong letter L. Next. Isa pang hugis na kapareho. Ito rin. Parehong pareho siya dito. So, pareho yung hugis nila. Yung pagkalagay nila ba na parang diamond. First letter ulit. So, ngayon doon tayo titingin sa mismong tanong na ganyan. Pareho man yan sila, so dapat yung first letter dito ay letter B. So, therefore, eliminate na natin itong C at saka si D. Now, titingin naman tayo sa second letter na pareho. Itong si T ay pareho. Alin kaya dyan ang parehong shape or hugis or whatever, itong ganito, parang cross line. Pareho sila. So, therefore, yung line na yan, yan yung nasa second letter. So, hanap ulit tayo ng medyo pareho dito. Ngayon, kahit ito ay parang hugis X, nakapareho dito na dapat X ang next sa letter B, wala naman sa choices. So, very good yan. Hindi na tayo malilito kasi wala yan sa choices. Therefore, ang next na titingnan natin na halos kapareho nito ay ito na. Kaso lang, hindi sila pareho kasi ito parang na X. Ito naman ay parang letter T na nasa ilalim. Pero sa lahat ng given dyan, yan lang kasi ang pwede. Kaya, ang next ay si letter R. Kaya ang sagot dito ay BR. Kasi pareho silang nasa ilalim. Yung mga lines niya ay parehong nasa, parang nasa ilalim. Next. Ano kayang meron dito? Doon tayo sa mga letters na pareho. Pareho na parehong nasa first or parehong nasa second. So, ano bang pareho dito? Ito ay parehong nasa first yung circle. Ang kapareho dyan ay letter C. So, therefore, lahat ng nasa upper side, yan yung second letter. Upper side, yan yung sa second letter dito. Tingnan muna natin yung magkapareho, katulad nitong triangle. Itong tatlong triangle na to. A. Pareho silang may A. Ito nga lang ay parehong nasa unahan yung letter A. Kasi parehong nasa lower yung shape, na yung mga shape na yan. So, therefore, itong nasa lower part ay nasa first letter. So, therefore, obviously, kada shape mayroong katumbas na letter. Now, doon na tayo sa tanong. Unahin natin yung nasa lower part. Kasi yan yung first letter. So, alin dyan ang kapareho dito? Ito siya. Ito namang kapareho niya ay nasa upper. Kapag nasa upper, second letter. And that is R. So, ang nauna dito ay letter R. Next. Ito namang circle-circle na ito na may tuldok sa gitna ay pareho dito. Again, itong nasa lower, yan yung first letter. So, ang first letter dito ay itong G. So, therefore, this is G. So, ang sagot dito ay RG. So, tama naman itong naka-highlight dito. Next. So, shape at saka letters na naman ang nandito. So, doon tayo sa parehong shape, pareho na letters. Obvious yung letter M. May dalawang M. So, therefore, yung M na yan ay ito yun. Yung square na yan, yung parang medium na square. Isa pang pareho, itong letter D na ito, na nasa first letter. At yan yung pareho silang merong triangle na nasa labas. So, therefore, focus tayo dito. Yung nasa labas
ay pariho dito. So, parihong-pariho silang circle. So, therefore, kung itong square na nasa labas ay nasa first letter, so itong circle na nasa labas, yung first letter na letter C dyan, ay ganun din ang gagawin natin dito, letter C. Ngayon, ang nasa loob ay parihong-pariho dito. Again, yung nasa loob, katulad ni letter M na nasa loob, nasa second letter. At yan ay letter P. So, ito ay letter P. So, dapat ang sagot ay C, P. Which is tama naman yung nasa highlight dito. C, P. Thank you for watching and God bless. Abangan yung mga future videos natin. Lalo-lalo na yung sa number series. Meron pa tayong karugtong doon. At meron pa tayong karugtong din sa age problem.